Sobrang lami nitong lechon Cebu na natikman namin. Crispy ang balat, juicy ang laman, at napakalinamnam. Dito lang yan matatagpuan sa Carcar Lechon na talaga namang nagpalaway sa akin bago namin ito makain. What's up, Car TV Datics? Welcome back to my channel. And for today's video, last day ko na po at day 3 na ng aking Cebu Tour Adventure Experience. At kung kahapon ay napagod ang aking katawan sa pagtalon-talon sa mga matataas na katubigan dahil sa aming canyoneering experience, ngayon naman ang activity na gagawin namin ay doon sa whale shark watching or up close and personal naming makakasamang lumangoy ang mga whale shark na ito o yung butanding na kung tawagin. Kaya naman alam ko na nag-enjoy kayo sa part 1 and part 2 ng aking Cebu Tour Experience. Eto na, panoorin nyo na ang susunod na activity ko dito sa aking Cebu Tour Adventure Experience. Let's all watch this! Violently or swim away, leading to a shorter interaction. Second, no flash photography because while sharks are sensitive to light. And then in swimming, please do observe the 4-meter distance away from the whale shark. It's from the mouth down to its tail. But if you can see that the whale shark is getting closer to you, don't panic. Just give them way and let them pass. They are harmless and please don't chase them. And from here, going to the interaction area, you are highly required to wear a life vest. It's mandatory. And for those who will swim, you are not allowed to apply any skin protection or any kind of oil because it contains chemical that can harm the whale shark. But if you applied it already, you can rinse it off at the shower area before going. And in taking pictures underwater, mobile phones are not applicable. But if you have your own underwater cameras with you, you may give it to the boatman and he will be the one to take in charge of it. But whatever happens to your underwater camera, the boatman will not be liable for it. Please obey all the rules to avoid penalty. It's either by fine of 2,500 pesos or you will be in jail for up to 6 months. We have there some sea warden monitoring the whole operation. And please don't leave your things unattended. Okay, just always remember, you are not allowed to touch the whale shark. Okay, that will be all. Thank you for listening and I hope you will enjoy. You may now proceed downstairs at the waiting. Okay, so eto na, dahil na-explain na nga sa amin ang mga organizer ang mga do's and don'ts na dapat naming tandaan kapag kasama naming lumangoy ang mga whale shark. So eto na, nakasuot na kami ng aming mga life vest at papunta kami doon specifically sa lugar kung saan namin makakasamang lumangoy ang mga whale shark.
okay dahil 45 minutes lang yung allotted time sa amin na makasamang lumangoy ang mga whale shark. Papunta na ulit kami sa Pangpang dahil pupunta naman kami sa next location namin, ang Sumilon Island. Kaya naman, let's all watch. Okay, napunta naman kami sa Sumilon Island para i-check lang yung bagahe namin. Okay, nandito na kami sa Sumilon Island. Actually, medyo high tide lang ngayon kaya hindi lumabas yung sandbar. Ang sabi ng mga tao dito, kapag daw low tide ay isang mahabang sandbar talaga yung makikita mo dyan at pinong-pino nga yung buhangin na ma-experience mo. Thank you.
Okay, ngayon na andito tayo sa Tabuan Dried Market. Ito yung bilihan ng danggit at iba pang mga dried fish dito sa Cebu. So ngayon, bubili tayo ng danggit na ipapasalubong natin sa Manila. So ayan po, nandito tayo sa... Anong pangalan ng anto? Ninia and Beans. Ayan. Hi! I'm from Thailand. Ay, talaga ba? Thailand may basi ha? So ayan po, ito o. Oh, bumili na ako ng... Ano... ng 1/8 na danggit dito kay ate. Anong pangalan mo ate? Anel. So ayan, so invite mo naman yung mga ano, mga dadayo dito sa Cebu na dito bumili sa inyo. Kung saya? Ilan man, 5/8 na. Ano pa? Ano pa ba? Ay ma, bilhan mo na ako ma. Oh, wait lang, wait lang. Bibili muna tayo ng... Ayan, so ititimbangin yan dito kung tama ba yung inilagay nila sa plastic. Tapos isi-seal doon. Ayan, sinisil ni ate, o. Oh. 100 grams. Ayan. Hello kayo dyan. Okay, so yan yung pinaka-bet na best danggit, no? Na dito sa Cebu talaga mabibili. Ito si bilihan ng mga dried fish o pwede ka din bumili ng mga dried mangoes dito para one stop shop lang. So ayan siya. So merong price dito na depende sa grams, may 100 pesos, merong 70 pesos, tapos meron din 50 pesos. So all in na din. At ito pa din yung iba, mga otap, tapos mga rasquillos, at ayun pa, mga gelatos, iba pa, marami din dito. One stop shop dito lang yan sa Tabuan Market, Cebu. So kung magagawi kayo dito, mas bilis at mas madami na din kayong mabibili kapag dito na kayo pumunta. So ang labas talaga is one stop shop siya. Para hindi na kayo lumipat sa ibang mga store. So ngayon, bibili tayo ng mga dried mangoes na ipapasalubong din natin sa ating mga kapamilya dyan sa Manila. Hi ma'am. Ayan. So, masarap ba ito? Lami? Lami ba? Thank you. Oh, ito na, nagbayad na ako ng aking mga pinamili. Oh, ito una, dried mango. So, ito yung danggit at pusit. Thank you. Lagay mo na dyan. Thank you. Kahit mo naman yung mga ano, mga iba pang mga pupunta dito sa Cebu. Sa Ninian Beans. Mura lang dito, tapos mga bago yung mga ano, ayun. Ano? Mga bilhin. Okay. Yung mga patalubong. Okay, ayan pa sila, ano. At ayun na nga mga Kurti Viratics, tapos na nga ang ating 3-day Cebu Tour Adventure Experience. So kasalukuyan ako ngayong pumapasok sa Mactan, Cebu Airport na isa sa pinakamagandang airport dito sa Pilipinas. So ngayon, nandito na tayo sa loob ng airport at eto nga kung makikita nyo, grabe, napakaganda dito sa loob.
ang linis at ang bango. So para ka lang ding pumasok sa isang 5-star hotel. Ang masasabi ko talaga dito sa aking Cebu tour experience is one of a kind. And syempre, babalik tayo dito sa mga susunod na taon kasi marami pa tayong mga lugar dito sa Cebu na hindi pa napupuntahan. And I swear, babalik at babalik din ako talaga dito sa Cebu. Pangako yan. Pero sa ngayon, ay papasok na tayo dito sa loob ng airplane dahil it's about time na tayo ay mag-boarding na at ilalagay na po natin ang ating mga gamit dyan. At ito nga, kasalukuyan na tayong lumilipad. Ayan, so makikita nyo naman ang ganda ng labas. Diba? Ang ganda ng talagang creation ng ating Panginoon. At sobrang nagpapasalamat ako talaga sa travel experience na ito na naranasan ko dito sa Cebu. It's my first flight and my first travel experience gamit ang airplane. So kaya naman, sobrang ako nagpapasalamat talaga sa ating Panginoon for allowing me na ma-experience itong one of a kind travel na ito. Thank you.